Hello everyone, magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi sa inyong lahat. Kung saan man kayo naroroon sa buong mundo, binabati namin kayo ng magandang araw. Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa Series 2 ng Watch Your Step. At katulad ng binanggit ko na nakaraang video, ang Series 2 ay nakafocus ngayon sa mga bagay na kailangang iwasan at kailangan gawin ng mga divers at ng mga snorkelers. Kayo ba mga kaibigan ay mahilig kayo na pumunta sa tubig at mahilig kayong mag-snorkel o mag-diving? Madalas nyo bang gawin ng fish feeding? Well, ang ating tip ngayong araw na ito, huwag tayong magpakain ng isda. Well, maraming iba't ibang mga dahilan kung bakit kailangan nating iwasan o kailangan na nating ihinto ang pagpapakain ng isda. Una sa lahat, kapag ka tayo ay nagpapakain ng mga isda sa mga tinapay o mga kanin o mga tira-tirang mga ulam, lalapit sa atin ang mga isda at iiwan nila syempre yung mga reef na binabantayan nila. Naroroon na yung kanilang mga itlog o marahil yung kanilang mga maliliit na mga isda pa doon. Nang dahil dito, naka-expose na sila. Ang mga predators pwedeng kainin, pwedeng atikihin ang kanilang territory, pwedeng kainin ang kanilang mga itlog. Of course, masama ang epekto nito sa corals, masama ang epekto nito sa mga isda in general dyan sa area na yan. Pangalawa, ang mga isda na kadalasang nakikita sa mga reef ay kinakain nila yung mga algae sa mga corals. Kaya kapag madalas tayong mag-fish feeding, hindi na nila kakainin yung mga algae sa mga corals. Nang dahil dito, padami ng padami ang mga algae sa corals at ito ay hindi maganda sa coral reef. Ganun din, kapag sana hindi tayo nagpapakain ng mga isda, ang normal na gawain ng mga isda na ito sa mga corals ay maghahanap sila ng mga makakain nila. At sa kanilang paghahanap, minsan, aksidenteng nakakain nila yung mga itlog ng mga predators, katulad na lamang noong crown of thorns starfish. Nako-control ngayon ang population nila. Kung patuloy nating pakainin ang tinapay, hindi na nila nagagawa ito, padami ng padami ang crown of thorns starfish na siyang namang kumakain sa mga corals at namamatay. Ayan, so yung simpleng step na ito na hindi natin pagpapakain ng mga isda, malaki ang epekto nito sa ating kapaligiran. So tutok uli sa susunod na episode ng Watch Your Step.